Sa video na to, gagamit ito ko ng 26-inch na gulong at ilalagay ko ito sa isang 24-inch na frame. At syempre, susubukan ko rin itong gamitin sa matirik at technical na trail. Hindi pa namin nilalam kung anong tawag dito sa trail na to. Napuntahan lang ito nila kay Joe eh, pero hindi pa nila alam kung anong tawag dito. So bago tayo mag-ride, syempre, kakabit muna natin yung gulong na gagamitin ko ngayong araw. Ito nga pala ang Contrager X-Arma Team Issue 26-inch tire. Itong gulong na ito ay bagay sa mga mapuputik na terrain. Pero wag naman po yung super maputik. Kasi po, yung tread pattern po nito ay formang square, pati po yung side knobs. Di man kasing kapit ang mga max size na gulong, siguro makapit din ito sa trail. Ito nga pala ang itsura ng bike kong gagamitin ngayong araw. 26-inch na front tire at 24-inch na rear tire at frame. Nabanggit ko sa bike check ko na ang aking tinidor o forks ay 26-inch na size. Kaya saktong-sakto lang ito sa gagamitin kong 26-inch na gulong. So, matapos ang lahat ng iyon, pumacheck na ako papunta doon sa tindahan ni Kuya Enoch sa Mampueng at nakarating ako doon ng bandang 12:50. Inantay ko ng sinukulong ko doon at tumating na sila dito. Ang plano namin ngayong araw ay pumunta doon sa bundok malapit sa tower at punta doon si Kuya Enoch. So, nandun na sa taas si Kuya Enoch at antay niya na lang kami makarating doon sa taas. Balak din namin pumunta doon kasi madarang lang sino kayo Joe at Kuya Lungko doon. At syempre, first time ko din ulit masusubukan ng trail dito. At dahil dyan, sinimulan na namin pumadjak sa panang bundok. Pero bago ang lahat ng yan, syempre, tatawid muna tayo ng ilog. So, tatawid ba tayo dito? So, tatawid tayo dito dahil doon bundok yon banda. Day, tumawid kami and pupunta kami doon dahil doon daw yung daanan. So, cut ko na lang to guys hanggang makatawid tayo doon sa ilog ay doon sa ano platform. For today, Kuya Lungko and si Kuya Joey and Kuya John Ben. Kami yung apat lang. Kasi si ng apoy. Napakahat. So, si Kuya Jeremy, so, meron daw siyang service. So, hindi siya kasama ngayon. So, nung nakakita ako ng hot trabaho, ay hot na hot. Ay uminit lalo ang aking katawan. Ayos. Okay, so dito kami dadaan. Sinusundan ko lang sila kasi di ko lang masundaan dito. So yeah. Wow. Oh, lag. Tinaanan ko lang yung mga bato. Hindi naman mahirapan. Kailangan talunin na to. Ayun, dyan yung unang hard crash ko, Desmond. Dyan? OTB ako dyan. Naano yung dito ko, ribs ko. Tapos may punit yung dito ko. Nakasombrero pa kami nun, wala pa kang helmet. Mga ano pa kami nun. Potato riders. Kamuti riders. Sweet potato riders. Habang papadya kami papunta sa panang bundok, nadaanan na namin yung lugar kung saan dito nangyari yung unang hard crash ni Kuya Joey. Bale, drop ito tapos yung kasunod ng drop, steep na daanan. Tulad po ng sabi ni Kuya Joey kanina na na-OTB siya dito at gumulong-gulong po siya sa lupa. Ang ibig sabihin po ng OTB ay over the bars. Para po sa akin, masasabi ko po na nangyayari po ito kapag yung isang rider ay tumilap on pa ibabaw sa underbar. At ngayon, susubukan ulit nito ni Kuya Joey at tignan din po natin kung success ba o hindi. Shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. Success. Lupit. So balik po tayo sa vlog at papadyak na po ulit kung may pupunta doon sa panong bundok. Wow, this is paradise. Ganda dito ah. Diba? May sarap dito, double track. Look at that guys.
Matapos ang maikli pagpapadyak, nakarating na kami sa Panambundok, kung saan dito madalas dumadaan yung mga tao papunta doon sa tuktok. Kaya mamaya-maya na lang ay simulan na namin umakyat hanggang doon sa taas. Alright, so... Kalong ko? Dito pa lang kami sa baba. Pagod na. Oo, oh, ang hirap ng ahon doon, no? Nihingal na ako. Ako din eh. So ngayon guys, nandito ko naman sa may paahan ng bundok. Tuhod pala sa tuhod. Sa tuhod pa lang kami. And turok yan. Turok, grabe yan turok. Ngayon pahinga kami. Pahinga muna kami. Dahil sa sobrang turok ng daan. Hindi kami dito dadaan mamaya. Hindi kami sa kabila. Dahil dito sa sobrang turok, sira-sira din yung daan. Tapos yung ano, may mga harang na ano, troso. Hindi kami makadaan. Kaya ang gagawin namin, doon kami sa kabila dadaan. 1 hour later. Yeah! Matapos ang mahigit 13 minutes sa pagtutulak, palapit na kami makarating sa view deck at konting araw na lang ay makakarating na kami doon. Sobrang ganda talaga dito dahil marami kang makikitang mga bundok. Pero nandito pa palang po tayo sa baba ng view deck. Makita niya po mamaya ang view dito pag nandun na po tayo sa view deck. Guys, so Kalawang Rider, andito na kami sa may gitnang bundok. Grabe init. Parang hindi kinakaya yung ano, energy. Nauubos yung energy. Kasi grabe yung turok doon. Bangin pa, bangin. Yan. Ayun, tinalon niya nakaraan yung bundok. Grabe yun. Ngayon, pahinga lang kami ng konti para ano, tulak ulit. Hanggang taas na yan, tulak, puro tulak. So, abangan nyo nila mamaya, guys. At so, ayun, nakarating na po kami sa view deck. Pupunta lang po kami sa platform ng view deck at doon kami papayangan ng saglit. At syempre, doon din kami para mag-picture. Katakot. So balik po tayo sa trail at matapos ang mabang pagtutulak kasama ang bisikleta, narating na kami sa tuktok ng bundok. At dito na magsisimula ang tunay na pinunta namin. Ang kaso... Wala dito si Kuya Eric. Kasi ba siya kailan ko? Hindi ko nga alam. Sabi niya dito daw eh. Bakit niya dito? At opo. Wala po siya dito. Yun pala, mali yung pinuntaan namin. So wala po kaming magagawa kasi hindi po kami magkaintindihan. Kaya akala tuloy namin na dito mag-aantay si Kuya Enoch pero wala. Kaya dito na lang kami nagpahinga kasi kung tutuloy pa kami dun sa pinuntan ni Kuya Enoch, masasayang yung oras namin. At sigurado ako na gagabihin kami pag-uwi. Kasi 3:40 na nga po pala ng hapon. Nakakita kami. Kita-kita nyo naman na pagod dito. Ganda. Lupit. Ano pang masasabi mo? Kapagod, boss? Ayaw na. Buko, may buko ka ba dyan? Loko yun ha, dito yun. Sabi dito? Oo. Dito na sa taas. Ano pang ginagawa natin, master? Hindi ko alam. Kukuha daw tayo ng... Buko? Buko. Buko ni Pigo. Buko ni Pigo. Bruh. Alright, so alam bre. Kukuha kami doon ng buko. And we're gonna... Open. Taste.
Bali na pala yung panungkit natin, you know? Alright. Ganda. See? Boom! 2 in a row! Bruh! Nare! Yung itak ni Kuya kahit hindi ko marunong kasi sobrang tulit. Talim eh, oh. Dinalapag ko lang yung itak, yung pusa nang humihiwa eh. Talim? Subukan mo yung... Takot ako sa daliri ko eh, baka madali. Uy, umakyat! Gano, abot na! Oh, papay na to. Uy, ang dami na! Ayun o, ano yung mga yun? Okay, ano yun? Wala nang laman eh. Sabaw na lang yun. Ayun o. Ano? Ito pa. What the fuck? Paano mo ba? Ayun lang. Ang in-stress lang siya sa bahag. Ay, wag wala. Ikot ka dun sa likabila. Ayun na pala eh. Kalikot ka na. Ang in-stress time gago yung ininig. Kapit! Nice one! Nice! Nice, nice, nice. Ganoon na tayo ng fresh. Oh, fresh. 107 pa. Tumulo. Ganoon, itong kabin mo na lang. Kaya yan. Uy, kamay niya. Kukuyalong ko. Oo, uy! Pati. Let's sugit na. Alin? Ano yun eh? Aba. May laman pa. Wala. Wala. Wala naman. Alright, so we're drinking buko. Alright. Sarap. Sarap yan. Yes, sir. Tongis. Tapos lang namin uminom ng buko. Ang sarap. Ang lamig dito, men. Sobra. Like, tira mo ka may cooking to kayo. Sheesh! Ngayon, lapit na yung mapa sa trail and hopefully di ko sumipa. So, yeah! Kita-kita sila tayo mamaya. Pagtapos po ang lahat ng ngayon, sisimulan na pa namin bumaba ng bundok. Medyo confident po ako sa mga off-camber at madudulas na sections kasi nga po, medyo po malalaki yung knobs na gamit kong gulong sa harap. At tignan po natin kung ano magiging performance ng gulong na ginagamit ko sa harap. Sarap. So kung narinig niyo po na nag-iskit po yung gulong ko sa likod, nag-skid po yan kasi sobrang tarik po dito sa part na to. Di lang po alata sa action camera. Sa part na to, di ako masyadong kinakaban kasi alam ko makapit yung unang gulong ko. Kaya kung dumulas man yung gulong ko sa likod, eh may kikimbot ko lang po ito ng madali.
ah, may ugat! May ugat! Ah, may ano dun, may type. May type turn dun. Oh, putik. Ay, 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 ay! At ayun na nga po, nadali na po si Kuya Joey. Ayos lang? Sila ka po na ko eh. Uy, putik! Dara-daretso ako! Sa parting ito, hubina po yung preno ko sa harap. Hindi ko po alam kung bakit. Uminit na siguro yung fluid nito sa loob, kaya nawawalan na po ng preno. Kapag po kasi uminit yung rotor sa bisikleta nyo, iinitin po yung mga parte ng brake calipers na nakakabit sa bisikleta nyo. At syempre, kapag nangyari yun, iinit din po yung fluid nito sa loob. At kapag uminit po ang fluid nito, mawawalan na po ito ng preno. Emon, bakit uminit yung preno mo sa harapan eh sa likod ka naman po may preno? Well, kanina po dun sa matirik na part, pinipreno ko po yung preno ko sa harap. Tapos dun din po sa high speed na section. False crack. Ay! Ay! Putang ito! Kag! Ay! Putang ito! Kag! Habang bumababa kami, nandito na kami sa pangalawang point, o kung tawagan nila ay ang grotto. Bale, unting baba na lang ay makakarating na kami sa baba. Hindi doon, ha? Gilid ano? Kayo nito may bahay? May kubo? Gilid ng bahay. Ayun itong turok na yun. Ayun lang yung sinasabi kong hindi rideable. Konti lang, magganto lang yun. Let's go! Uy! Ang hirap! Uy! May sanga ka! Meron kang sanga! Dito may daan? Uy! Purhos! Sarap! At so ayun, nakarating na po kami sa baba ng bundok. Grabe. Bago matapos ang vlog, salamat sa inyo dahil nakaabot na tayo ng 90 subscribers. So napatuloy lang po kayo manonood sa amin. Kung gusto niyo pong abangan ang next thrill ride, mag-subscribe na. So paano ba yan? Kita kayo lang po sa susunod. Paalam!